أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Samahan niyo po ako mga kapatid at mga kababayan sa akin pong tatalakayin ngayon na ang kataga na ito o pamagat ay Ad-Dinul Haqq o ang reliyon na katotohanan. Unang-una, sa aral ng Islam, mayroon tinatawag na yung ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatunnabi. So ito ay kailangan na makilala mo kung sino ang Diyos mo, sino ang propeta mo at ano ang relihiyon mo. Kailangan itong makilala. Una, sa turo ng Islam, kailangan na maniwala ka na isa lang ang Diyos. At ang Diyos na kanyang pangalan, siya mismo ang nagbigay ng pangalan sa kanyang mga nilikha. At hindi pwede na ibigay ng nilikha niya ang kanyang pangalan. Dahil bakit? Siya ang naglikha sa kanyang mga nilikha. At siya mismo ang magbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Hindi yung nilikha niya ang magbigay ng pangalan. So, katulad halimbawa, nung siya ay nagpakilala, sinabi ng Allah, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. So, para makilala natin ang ating Diyos, na siya mismo ang nagpakilala kay Musa alayhi salatu wasalam, kay Moises, kay Propeta Moises. Sinabi niya, katotohanan ako ang Allah. Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Kaya, magsamba kayo bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So, ito ay utos niya. Ito ang pinakapangunahing utos ng ating tagapaglikha na ito ang dahilan din kung bakit niya tayo ginawa na tao dito sa lupa. Dahil ito ang purpose ng buhay natin na para sumamba lamang sa kanya. Sinabi ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha ko ang mga jin at tao upang tanging sambahin lamang ako. Kaya yun ang purpose kung bakit siya lumikha. At doon naman sa ma'rifatuddin, ibig sabihin, yung malaman natin kung ano ang tunay na reliyon, ito ang sinabi niya na inna dina indallahi al-Islam. So, ibig sabihin, siya mismo ang magbigay din ng reliyon sa atin. Hindi yung tao. Kasi ang tao, nilikha lang. Nilikha lang siya ng Diyos. So, bakit, pwede ba, pahintulutan ba natin ang tao mismo gagawa ng sarili niyang reliyon? So, ito ang dahilan sa pagkaligaw sa tao. Kung ang tao mismo ang magtayo o mag-founder o mag-organize ng reliyon, kailangan dapat ang magtatag ng reliyon, hindi ang tao, kundi ang ating tagapaglikha. Na katulad ng sinabi niya, inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan ang inyong relihiyon para sa Allah ay Islam o kapayapaan. At sinabi pa ng ating tagapaglikha, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ مَدِينًا فَلَا يُخْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sinabi ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang sinuman ang magnanais ng iba pang relihiyon maliban sa Islam, tunay na hindi tatanggapin. At sa araw ng paghuhukom, isa siya sa taong talunan. Kaya mga kababayan, bibigyan namin kayo ng mga kaalaman patungkol dito dahil mahalagang mahalaga na dapat natin malaman ang katotohanan bago tayo abutan ng kamatayan. Ang pangatlo, yung malaman natin ang propeta natin. Kung kanino tayo nasakop. Nasakop ba tayo sa panahon ni Moises, panahon ni Jesus Christ, panahon ni Abraham, panahon ni Noah, kailangan natin sumunod sa kanila. Pero sa panahon natin ngayon, wala na ibang propeta kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya kailangan natin sumunod sa kanya. Kaya lahat ng nasyon, lahat ng tribo, kailangan sumunod sa kanya. Ang Indonesia, sumunod sa kanya, ang Pilipinas, ang Iraq, ang Taiwan, ang Japan, ang Hong Kong, ang lahat ng buong bansa, sumunod sa kanya. Bakit? Kasi siya ang binigyan ng aklat na kapahayagan, itong tinatawag na banal na Quran. Ang Quran nakasulat sa wikang Arabic, kaya kailangan natin itong pag-aralan, kailangan natin sundin dahil ito ay batas, ito ay revelasyon. Kaya
Ito ang ating pamantayan ng pamumuhay. Ito ay maging sa pamumuhay natin sa pambabatas o di kaya sa pamamaraan ng ating pamumuhay sa araw-araw nating pamumuhay. Ito ay napapaloob sa kanyang revelasyon at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya mga kapatid, ang Islam, ito ay hindi pwedeng baguhin kasi ito ay tunay na reliyon na ibinigay ng Diyos sa atin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hindi natin ito pwedeng dagdagan, hindi natin ito pwedeng baguhin, hindi natin pwede itong alisin ang mga titulo nito o ang mga nakasulat dito. O ano pa man na mga pagdaragdag ay ipinagbabawal. Kasi bakit? Kompleto na ang revelasyon sa Quran. Sinabi na ng ating tagapaglikha, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. So, sinabi niya sa pakahulugan, sa pinakamalapit, na sa araw na ito ay ibinigay ko na ang lubos na katuparan para sa inyo, ang tulong. Binigay na sa atin ang biyaya at kinumpleto na ng ating tagapaglikha ang pamamaraan ng ating pamumuhay ay Islam. Kaya napakaganda mga kapatid na wala na tayong idadagdag, wala na tayong ibabawas mga kababayan dahil ang mismo ang tagapaglikha ang nagbigay sa atin ng relihiyon. Ang itinuturo niya sa atin ang kabutihan, ang pagsamba lamang sa kanya at ibinabawal niya sa atin ang mga kasalanan o mga kamalian. Ibinababawal niya sa atin ang mga kamalian at itinuturo niya sa atin ang kabutihan. Yan ang ating relihiyon. Ngayon, kung ating pag-aaralan ngayon, halimbawa nga lang, sana hindi kayo masaktan dahil ito ay katotohanan lamang, mga kababayan. Atin itong pag-aralan, halimbawa, kunwari, sa mga Judaism, ang Judaism, sumasamba sila kay Judah. So kung ating pag-aralan ang kanilang relihiyon, ito ay nagsimula sa mga tao sa mga Hudyo. At ganun din mga kababayan ang Christianism or ang simula ng pagtatag nito. Sa totoo, ang reliyong Christianismo, ito ay itinatag ni Constantino 325 years after Christ doon sa Roman Empire. Itinatag ito ni Constantino doon sa Roman Empire. At ang kaniyang tagahalili dito ay si Mitra. Si Mitra, kahit ano na lang na Diyos pinapaniwalaan niya, magiging ang laman o ang dugo, ito ay itinuturo nilang pangkaligtasan. Na kaya nga, hindi na kailangan na maniwala sa kabilang buhay kasi uminom ka ng dugo, kumain ka ng laman, magkakaroon ka na ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. So ito ay nangyari kay Mitra sa 500 AD. Pero dati talaga, itong mga reliyon na ito ay pagano. Kahit sino ang sinasamba, sumasamba sa araw. Pero nung napag-aralan nila na naitayo na nila ang kanilang relihiyon, noong 325 years yung relihiyon na Katoliko Roman doon sa Roman Empire, ito ay sinimula ni Constantino at doon na nagsimula ang pangangaral ng Diyos Ama, Diyos Anak at saka Diyos Espiritu Santo o Trinitarian. At doon nadala na sa ating lugar sa Pilipinas, sa bansa natin. Kaya marami ang naligaw dahil naniniwala sila dito sa dahas na pamamaraan. Subalit, sariling Islam mga kababayan, kayo lang po ay aming pinaalalahanan na kung kayo ay maniwala lamang sa nag-iisang Diyos, kailangan ninyong maniwala sa propeta dahil doon ninyo makilala ang tunay na relihiyon. Whereas nga, tayo ay naniniwala sa Diyos pero ang sinundan naman natin ay ordinaryong tao, so paano tayo maligtas? At saka, mga kapatid, kababayan, isa pa ang aral na kamalian, nung ikaw ay bata pa lamang, ay kailangan kang mabinyagan para gawin ka lang Christian. So kung dalhin ka sa born again, doon ka magiging born again Christian kasi doon ka nadala, nabinyagan. Ganun din ang Katoliko Christian. Kung doon ka dinala sa Katoliko Christian, doon ka mabibinyagan, doon ka magiging Kristiyanong Katoliko. Pero nung ikaw ay lumaki na walang binyag, kasi sa Islam walang binyag, ikaw ay isang Muslim pa. Ikaw ay isang Muslim pa dahil ang lahat ng mga batang sanggol na isinilang ay mga Muslim pa. Sabi ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, kulo mauludin yulado ilal fetra. Lahat na mga batang sanggol na isinilang, sila ay likas na sumusunod sa paniniwala na iisa lamang ang ating tagapaglikha. O Muslim sila. Kaya mga kapatid, halimbawa, kunwari, kukuha tayo ng isa pang aral na ito'y galing sa Pennsylvania.
Sa Pennsylvania, mayroong tao na nagtayo ng relihiyon doon at Kristyanismo pa rin ang kanyang isinasabi. Na siya daw, lahat ng Kristiyano ay hindi na maligtas. Siya lang ang maligtas. Sino siya? Siya si Charles Taze Russell. Si Charles Taze Russell, siya ang nagtatag ng relihiyon na tinatawag na Jehovah Witnesses. So, ngayon, kung itinatag ni Jehovah, Charles Taze Russell, kailan niya ito itinatag? So, itinatag niya ito sa Pennsylvania 1870 after Christ. So, 1870, itinayo niya ang tinatawag na Jehovah Witnesses. Sa kanyang pagtayo doon, namatay siya 1916, may katulong siya, kaibigan niya, na isang judge, na ang tinatawag na pangalan na ito si Judge J.F. Rutherford. At nagpatuloy ang kanilang pangangaral ng Jehovah Witnesses hanggang naikalat nila ito at nakarating na sa Pilipinas ngayon, marami na rin Jehovah Witnesses. So, ang tanong dito, kung halimbawa, ang Katoliko Romano na itatag ni Constantino 325 years after Christ, paano naman halimbawa yung 324 years wala pang Katoliko Romano? Wala pang mga pagano na Roman Empire? So, paano yun maligtas sila? Wala pang relihiyon, wala pang binyagan. So, ang lahat na mga tao noon ay mga Muslim. Ganun din ang saksi ni Jehovah. Kailan nagsimula ang saksi ni Jehovah? 1870. Namatay ang founder nito, 1916. So, ngayon, kung hindi niya itinatayo ang Jehovah Witnesses noong 1869, saan mapunta ang mga tao? Kasi wala pang saksi ni Jehovah. At ang doktrina ni Taze Russell, Charles Taze Russell, na sila lang daw ang maligtas at lahat ng mga Kristiyano ay hindi nila tatanggapin dahil hindi daw tama, huwad daw ang pananampalataya, sila lang ang tama. So, paano yun? Magsisira-siraan sila samantalang ang reliyon nila, alam nila na itinatag lang nila, hindi nila sinundan sa propeta at hindi nila kilala ang kanilang Diyos. Kasi kapag tinanong mo sila kung sino ang Diyos, marami silang Diyos. May Diyos na Yahweh, may Diyos na Jehovah, may Diyos na Ama, may Diyos na Anak. At itong anak na ito, dito sila nag-focus, si Hesus Kristo. Yun ang kanilang tagapagligtas, anak ng Diyos. So mga kababayan, mga kapatid, huwag natin itong maliitin na bagay. Isa itong napakalaki dahil sa paniniwala natin sa kabilang buhay, talagang tayo ang magliligtas sa ating sarili, hindi yung magbintang tayo sa nilikha ng Diyos. Kailangan na maniwala tayo na ang ating relihiyon ay galing sa ating tagapaglikha, Creator. At ang kanyang pangalan, siya mismo ang nagbigay, hindi yung tao. Kasi kapag ang tao ang nagbigay, katulad ni Charles Taze Russell, ang pinangalan niya sa kanyang Diyos, marami. May Jehovah, may Yahweh, may Diyos Anak, si Hesus Kristo. So marami silang mga Diyos na kinikilala. Halimbawa, katulad ng Katoliko Kristiyano, na meron silang Diyos na tinatawag na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mga kababayan, hindi ito panunuligsa. Bagkus ito ay isiniwalat namin sa inyo ang katotohanan dahil ito'y isinabi ni Kristo, hanapin ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa inyo. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ang Islam, ito ay reminder sa tao na pinalalahanan kayo, na maniwala lamang kayo na mayroong nag-iisang Diyos, mayroong propeta siyang isinugo, at maniwala ka sa kabilang buhay dahil ang resulta sa kabilang buhay na paniniwala ay ang pagkakaroon ng tunay na pagkatakot sa ating tagapaglikha. Kaya marami pong salamat sa inyong oras at dalangin ko sa ating Panginoong Allah na way bibigyan niya tayo ng kapanatagan, pagmamahal at kapayapaan sa ating mga puso at makadagdag ito sa atin sa paghahanap ng kaalaman. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.